kalimutan din yung team leader ko na parang na natamaan sa kamay. Hindi naputol siya kasi ito yung buto natin, yung dalawa to eh. Natamaan, ito yung isang buto. Kasi yung building na ano din namin noon na target is paano din yung structure niya. Pag ganun, parang may ano siya, underground. So ang point of entry namin, dito kami aakyat sa taas talaga. So galing dito sa baba, kitang-kita kami yung approaching pa kami. So yun, yung isang team ko pumasok, biglang may pumutok na isang beses. Tapos dapa kami. Pagdapa, so chinek, pina-check ko yung ano, yung tropa din na may mga tama ba sila, wala. So nakita ko man yung team leader ko, sir, na parang umusok dito banda sa harap niya. Oh, okay ka lang. Sir, okay lang, sir. Nagpagpag pa. Ang pinagpagpa niya, sir, yung kamay na tinamaan. Gumaganon-ganon na. Kasi si Corporal Almoguera, yung team leader ko. Sir, okay lang, sir. Anong okay na kagaganon-ganon na yung ano niya, yung kamay niya eh. Okay na, sir. Okay lang. Anong okay? Ako yung ano eh, hindi okay kasi tingnan mo kamay mo. Hindi man niya na ano na feel agad. Kasi siyempre, a gunshot wound eh. So, yun pala, kaya umusok yung magazine niya, natamaan yung bala niya doon. Buti na lang, hindi tumagos talaga. Ang ano din, tumama sa kanya is 7.62 na bala. So, yun din, nangyari. After that na incident, hindi ang tropa din, nalumoral din. Yun nga, sir, ang ginawa ko din. Same as yung ginawa ko, yung kami tatlo pa rin. Kasi may rat hole na ginawa, sir. Parang siguro for the advantage sa kalaban or para din may ma-exit sila. Kasi ang ginawa ng ano ng nasa loob na kalaban, pag may pag-atip na papasok doon sa may rat hole, may nakaabang na doon sa ano sa harap. So yun yung parang ano nila, titipis nila. So ang ginawa ko, sinabihan ko yung tropa na asa na yung mga granada nyo. Tapon-tapon na namin granada. Yung ano yung rat hole. Kasi kapag pasukin namin, delikado ni kami. Tapon ng granada. Eh, ito pala, yung sa, ano, yung kalaban. Ang ginagawa din ng kalaban, tumatapon din sila ng improvised na granada dito sa may, ano, sa may bintana sa taas. Tapunan kami. Ano ba yung tinatapon nila? Parang, ano, kasi may maraming mga dad eh, hindi pumuputok. Yung ano niya, improvised na granada nila ba na may mga pako ata na tinitape. So, doon sa part na yun, hindi nyo maririnig yung sigawan ng kalaban. Kasi nagtatapunan kayo. Kuya sir, natutuwa nga ako kasi every time na tapunan namin ng ano ng granada, Allahu Akbar, ganyan ba? Na ano, kumbaga pang high moral siguro sa kalaban or pang ano nila, kulwari sila kalaban. Oo, ganon. Eh, grabe, tapon kami ng granada, sila din. Tapon ng ano, ng improvise dun sa may taas. Kaya, gano'ng kalikitan? Ano sir, dito lang, eto kami. Tapos may wall na kabila dyan, mga ano lang, 1 meter. Yun lang. Wall to wall lang. Oo. Hindi kita na ano na nandun lang talaga sila sa loob. So doon lang talaga parang ano parang narinig namin yung parang ang boses ng kalaban, parang ano na parang natatakot na kasi pinaputukan ko sa loob ng ano ng M203 na bala yung ano yung tear gas. Oh, tear gas na ang bala. Tapos eh nagkataon din na time, at that time may ano yung anong tawag niya ano sir yung
Oo. Pahagingan lang. Hindi sila magbaba. May term yan eh. Sa iraset natin. Parang ano ba? Kumbaga, magdadive kunwari, pero hindi magputok. Putok. Oo. Kasi ano eh. Ine-expect na nila ng kalaban yun. Oh, may ano na. May bomba na ano. Na Ihuhulog. Kaya ayun pa, grabe ang ano, parang tatakot na yung ano sa boses ng sa loob. Kaya, nung, narinig nila kayo? Oo, oh, narinig namin siya. Kumbaga may words, war na. Oo. Salita na na sa ikupan. Kaya nung napansin ko na parang medyo, ano ah, medyo nalulumoral or natakot na sila, doon pinasok na namin. Pero pinauna ko yung ano, yung gunner ko, sabi ko sa gunner ko na. Si PFC Di Guzman. Ah, Di Guzman. Sabi ko na pagpapasok tayo digs ha. Pagpapasok tayo ang barrel ng ano itutok mo agad. Kaya ubusin mo 'yung bala. Kaya nung pumasok kami, yun 'yung ginawa niya. Pagpasok namin doon sa may doon sa kwarto mismo, yun nakabulagta na yung ano yung kalaban na palaging nag-ano lang kami ba yung nagtatapunan-tapunan. Oo, naggranada, nakabulagta na. Tapos ang ginawa niya, parang nag-ano siya, may foam siya na ginawang cover niya, tapos may ano din, may kutson, kama na narang. Isang tao. Isa lang tao. So, yung part na yun doon na ganun wall to wall, wala bang mga comedy nyo na sa kalaban? Maisip ko ba? Doon, o sigawan? Natutuwa ako sa tropa ko, sir, nung time na yun eh, na yung ano talaga, yung improvise, dito talaga bumagsak sa likod namin. Sabi niya, sir, ano gagawin natin? Ganun lang. Butin lang ako, hindi pumutok. Swerte kami. Eh, dito talaga sa ano eh. Tapos wala kang ibang anuhan mapupuntahan kasi gawa ng close ano siya eh, area. Parang hirap din talaga gumalaw. Oo, hirap gumalaw. Uhulugan ka talaga. Wala kang maano talaga. Wala kang ibang mapupuntahan. Delikado. Kaya parang may ano din, may prolix side na nung time na yon. Pero definitely, nasa isip ko noon. Kuwan talaga, malaking impact yung encouragement ng isang leader. Kasi ikaw nagdadala ng ano eh, ng tropa mo eh. Oo, lalo sa mga moral during may mamatay. Yes sir, yan. Kasi yun yung kasi in times of war makikita mo talaga ang ano ang abilidad ng isang tao. Tapos syempre normal yan eh yung takot. Pero depende yan sa ano sa pagdadala sa sarili. O yung magpapadala ka sa takot mo. So yung rationality ng ano pag-iisip mo mawawala. Kumbaga nandun na yung ano eh, nandun na yung mga ideas, nandun na yung training mo. Kung magpapadala ka sa takot, mawawala yung lahat. Tapos, especially pa, kung yung leader mismo ang manguna, tapos makita ng, ano, ng kasamahan niya na etong ginawa ng leader na to, wala. Walang magandang ano, mangyayari. Walang mission na ma-accomplish. Kung baga ang mangyayari na kung ang leader mismo yung bibigay. If merong ano mga halimbawa sa kwan sa tawag nito sa training nung sa training. So ikaw mauna. Tapos i-guide sila kumbaga. Kasi siyempre mauna ka. Pagpalagay natin mauna ka pero hindi mo man ginaid sila. Walang gagawin so watak-watak pa rin. So, yun na nga, same sa ginawa ko dito sa current unit ko, ganun yung ginagawa ko. Na, kumbaga,
You lead by example and you guide them. Kumbaga, malaki talagang tulong yung ano nung nag-training ako sa Scout Ranger. Kasi yung skills, lahat ng mga natutunan ko about sa operational side, na-apply ko dito. Though, in a different aspect. But definitely, yung mga disiplina, attitude, behavior, motivation, lahat-lahat, na-apply ko dito sa ano sa trabaho. Tapos, paano magdala ng tao, paano sila i-motivate, ganyan. Kasi, sa akin lang, hindi mo ma-accomplish yung isang bagay kung ikaw lang mag-isa. So, sa organization ng PNP, that is not a one-man show. Kumbaga, the accomplish of a certain unit is not solely because of one person. It is a collaborative effort of all, lahat-lahat. Kaya importante yung ano, kahit na sa pinakababa na ano na mga level ng ano ng tropa, they have their own contribution. Kahit sabihin na pa nila na ako, na-assign ako sa Intel Operatives, marami akong ano mga accomplishment. Pero hindi, kasi ang whole ano accomplishment ng isang unit hindi lang makikita sa isang ano sa isang branch, sa isang section. Kung ano yung accomplishment ng isa, accomplishment lang lahat. Yun yung na ano ko na joint efforts. Yun din yung parang nakuha ko na pinaka-importanting side ng ano nung nag-training ako ng ano Scout Ranger. Kaya naging madali sa iyo kasi lumaki kayo ng training. Ganun. Kasi merong ano eh types of leadership eh. May iba na puutos lang, o ganito gawin mo, pero sa side niya, o dito lang ako. Parang ganyan ba? Meron namang iba na, ganito gawin natin. Kumbaga, minomotivate na lahat ng tropa, siya nangunguna. Mga ganyan. So, yun yung kailangan, pag lalong-lalong na sa sobrang tagal ng gera sa marami. Yes, sir. Actually. Kasi lahat kayo matapang doon. This mission, gustong-gusto niyo yun. Kasi nakaba ng gera, parang magagalabay, di ba? Pero sa sobrang tagal, naubusan yung tayo ng tapang. Yes, precisely. Kasi yun nga yung sinasabi ko, human nature yan eh. Isa lang tao yung ano eh, yung hindi nauubusan ng tapang. Yung paggalagala dyan sa daan na walang damit. Yun talaga. Pero pag tayo normal, nandyan talaga ang tapang. So parang, naging malaki din yung ano sa doon sa binahari na mapanatili yung ano nila. Yes, yung moral din. Kasi anong mangyayari sa dignidad ko as officer? Kasi mahirap eh. Kung yun nga, safety ka nga, pero anong mukha ang may ano mo sa ano mo sa mga kasamahan mo? Most especially doon sa ano nakakaalam na ganun yung ginawa mo. Yun na nga. Yun nga sabi ng upper class ko na di bali nang mamatay, wag lang sa hiya, mapahiya. Mga ganyan. Pero kung practicality wise, syempre lahat tayo gustong safety. Ano eh safety, 'di ba? Save your life practicality wise. Pero syempre servisyo tayo eh. Kaya ina-expect nga namin na matapos agad-agad. Tumarawi. Pinatawag kami nung ano after 2 months. Pinatawag kami ni course director namin. Oh, good news, bad news. Sir, good news, sir. Good news. You are considered as graduate probationary. Pagrinig ko, makakauwi na ako nito. Kasi ano, graduate na eh. Oh, bad news. Since nandito man yung lahat ng mga tropa natin, tapos kung mag-graduate man kayo, dito man din kayo i-deploy. So, dito muna tayo. Hindi tayo aalis hanggat hindi natin ma-liberate yung Marawi. Yun, sabi ko, ganun din pala. Kasi sa part ko, ang nangyari, kasi ibang region na yun eh. Region arm na yun, barm na yun eh.
eh, na-assign ako ng Region 10. Yun. Isip-isip ko na, sige, wala tayong magagawa kasi alam nga namang hahanap ka ng rason na hindi ka maka-ano dyan. Continue, ano pa rin. Sayo, sir. Ang hirap sa part mo na ganun yung mangyari kasi nagsin. Yes, actually, si Mrs. at that time is buntis. Sa part ko, parang ano eh, sa personal, ano ko ba, as life, iniisip ko na hindi ko nga pinaalam sa misis ko na nandun ako sa Marawi. Eh, binalita na sa TV. Pero, kakontak kami na ganito, ganyan. Pero, ang sinasabi ko, sa Bukidnon ako. Hindi ko sinabi sa kanya na nilipat kayo. Oh, nilipat kami. Dinivert kami ng Marawi. So, kasi ayaw ko kasi, siyempre, baka mag-alala. Tapos, maapektuhan pa yung dala-dala niya. Yan na challenge ko sa sarili ko din niya, yung sa family side ko ba na iniisip ko din na ito, hindi lang to basta-basta, gera na to eh. So, kapalit to ng one step, one wrong move, kumbaga, nasa kabilang hukay ka na eh. So, everyday, yun lang, yung nagpapaano sa akin, nagpapamotivate is yung ano, seek divine providence guidance sa taas. Yun yung nagpapa, ano sa isa, siyempre, puro dasal, dasal lang talaga. Yung nasa sa isip ko. Tapos, yun, ang nagiging motivation ko din, isa pa, is I will go home safely with my family. Yun lang yung nagpapa, ano ako. Kasi, yes sir, yes. Kasi ito din, kasi kung aayaw din ako neto, magpapa-recycle ako neto. Doon. Maghihirap at maghihirap na rin ako, mag-start na rin ako ng ano, kasi pagpatuloy ko na lang. Kasi ano eh, nasimulan ko na eh. Yun din yung ano, naging isang aspect na nakuha ko nung training na once nasimulan mo isang lugar, isang bagay, tapusin mo. Kumbaga, depende na sa sarili mo kung anong gagawin mo. Basta, you complete your mission, whatever it takes. Kasi, same for example dito, may pinapagawa si city director namin. Kumbaga kung special ops man yan or law enforcement operation. So, I will find ways and means para i-achieve yan. So, parang ano, sir? So, talagang doon na, halos doon na kayo na-graduate? Yes. Actually, field graduation yung ano, nangyari doon sa ano, sa Marawi after that. Field graduation? Field graduation. Wounded. Sa akin, sa section ko, isang ano, kiya. Tapos may wounded na dalawa. Yung isa, yung team leader ko, natamaan sa kamay. Yung isa, natamaan dito sa ano lang, the place lang actually. Sa may mukha. Sa buong class? Ano? Tatlo? Kimayong ano? Ah, tatlo ata sila. Tatlo or apat ang kiya. Ah, hindi namatay. Tatlo or apat. Tatlo or apat mga ano. So, marami. Marami. Araw-araw. Eh. Araw-araw, o. Lang, dapat prepare sila in any eventualities. Kung sakali man na mag-decide sila na maglingkod sa bayan. And then, iba din eh, kapag ka maglingkod ka na sa bayan, kasi dapat meron kang disiplina sa sarili mo. Disiplina sa lahat. Kasi, yun yung number one din na nakuha ko sa ano, sa training. Disiplina. Kasi, para saan yung mga skill na nakuha mo, para saan yung mga
natutunan mo, kung wala kang disiplina sa sarili mo, mawawala yan lahat. And then, for all not mga kabataan na gustong magserbisyo, I encourage you, kasi maganda. Iba yung magiging impact sa sarili mo. We don't know, siguro, in your own way, magka-contribute ka sa kabutihan ng ano sa ating bansa. And then, you are proud na nakapaglingkod ka sa ating bayan. So, yun lang ang masasabi ko sa Rangers Laidway.